Alright, so ito na naman tayo mga papi. Magre-review na naman tayo ng ating bagong lumang motor. Ito ang 2017 pero 2018 acquired Mio I-125. So ano bang meron dito? So syempre, doon na tayo sa basic kagad. So ito, meron siyang Eco Mode. Eco Mode, tapos FI na siya kasi meron siyang computer box. Tapos, meron siyang brake. Ano ba to? Brake kasi parang handbrake siya. O yung brake. Handbrake na rin. Ganun nga. Yan. Tapos, ano pa ba? Ito, nabili ko ng ganito. Meron siyang adjustable na shock. Shock lang iisa eh. So, yan. Napaka basic lang naman. Pareho nung nireview natin nung nakaraan. Teka. Meron siyang safety features. Okay, so start natin na. Ayan, so start natin. Ayan. So kapag binaba mo tong side stand, ayan, mamamatay yung kanyang makina. Which is basic na rin siguro sa mga ano, sa mga motor-motor, ayan. Kasi nakita ko rin ito sa Honda Beat eh. Ano pa ba meron dito? Ayan, matipid. Kasi FI na rin lang. Ano pa ba? Siya. Disc brake sa harap. Ito pa pala. Yung basic features niyan. Okay. Pwede mo siyang... Ito yung susi niya. Para may sarado mo ito. Para hindi masusian ng kung ano. Ayan o. Kita niya. Ayan o. Ayan. Sumasara. So hindi mo masasakan ng kahit ano yan. Which is maganda rin na basic safety features niya. Okay. So yun. So syempre, meron siyang busina. Ayan. Push start. Park light, pero ito ginawa na lang, wala na siyang park light eh. So soon lalagyan natin. Tapos high and low. Ayun. All right. So ganun lang. Start natin. Park light natin. Headlight natin. Ayun oh. Ay, teka, bakit pala? Oh. Ayun, ito yung park light, ito yung headlight. Kaso mukhang nawala yung headlight eh. So ayusin natin yan. So ito yung park light nyo. Yung blue. Tingnan natin yan. Mawala yan. Ayan o. Signal light. Left, right. Ayan. So yung headlight nang wala. So yun i-check natin. But anyway, overall, okay siya. A few inches later. Sorry, kailangan mo palang bombahin para magkaroon ng ilaw. Ayan, so yan yung headlight niya. High and low. High and low. Ayos. Ito hindi na siya ano. Hindi siya LED. Hindi LED yung mga kanya. Mga bumbilya niya. Basic pa. Yung mga H3 pa. Tahimik. Ganyan pa. So, pagtitingin kayo ng motor mga papi, tapakan nyo to. Tingnan nyo kung may maingay na kumakalansing dyan. Pag wala kayo naririnig na kumakalansing, tapakan nyo to at yung tapalodo, ay tambutso, huwag nyo buburpurin. Tingnan nyo kung may maririnig kayo maingay. Tapakan natin ha. So ito tahimik. Ganun lang. Basic lang. Alright. Ito nilagyan ng JRP seats, yung flat seat nung dating may-ari. Ganyan ko na siya nabili. Yun. So far, okay naman. Nakapanggilid kasi, kaya mas malakas yun ng konti doon sa MXI natin. So, soon, yung MXI natin, palalagyan ko rin ng panggilid. Pero, gusto kong palakihan yung gulong eh. Ayun, sa mga gusto mag-ari ng ganito, ma-recommend ako rin to kasi matipid, matibay, maganda pyesa. Tapos, ito naman, gusto kong i-lowered. Pero naka-lowered na yata siya. Ayan, so comment, pa-comment down below mga papi, ano bang maganda setup sa ganito at saka dun sa Mio I-125 natin, saka dun sa ano, sa MXI natin na nakaraan ni review natin. Sa mga bihasa, sa mga mot-mot diyan, sa mga motorcycle diyan na mga Mio mga ganito. Pa-comment down below kung ano ba yung mga guidelines o yung mga standard sa pag-setup ng ganito. Gusto, hindi ko naman ayokong galawin makina.
okay na yan, hindi ka naman kailangan masyadong mabilis. Yung tipong hindi ka lang mabibitin sa akyatang kapag may sakay, mga tipong ganun din. Ganun lang, hindi na natin pangkarera. Saktuhan lang, takbong chubby lang, kasi chubby tayo eh. Joke lang mga papi. So yun, yan lang ang basic features niyan. At tingnan natin yung kanya. Yung U-box niya, yan. May kaliitan, hindi katulad ng MSI na medyo malaki ng konti. Yan, pero okay pa rin. At least may mapaglagyan ng ORCR, ganyan. Yan. Okay. Ano pa ba ang basic features nito? Wala na. Yan lang, meron lang lagayan dyan, tsaka dyan. Ang baso, pag nagbabiyahe ka. Tapos high and low. Ito, napalitan na to, I think. Yan. Tapos one more thing. Ito pala mga papi. Parang kotse rin to. Yan, pag nag-on kayo, para sa mga ano lang ha, sa mga newbie naman to, kailangan mawala muna itong check engine bago nyo i-crank yung makina. Otherwise kasi masisira yung ano, yung computer box natin. Okay. So yun lang, napaka simple lang. Sa ride naman, mas maganda yung ride ng ano natin, MXI, kasi all stock pa yun, pati yung shock sa likod eh. Ito kasi napalitan na, kaya tapos yung upuan niya flat seat na, kaya medyo matigas, masakit sa wet packs. Matigas ang ride, pero overall kung laro-laruan lang naman, okay na okay yan. Ayun. So gusto ko itong setup ng mababa. Ma-recommend ako to. Itong ganitong sakyan mga papi, pang-araw-araw. Ayan, so kung nagustuhan nyo po itong video natin mga papi, dating gawin. Like, comment, share, and subscribe. And papi.